Dagdagan ang pondo ng DENR para matutukan ang mga lumalalang problema sa kalikasan. Peace programs, drug rehabilitation at livelihood program bilang panlaban sa social conflict. Protektahan ang mamamayan laban sa economic exploitation. Iyan ang top 3 legislative agenda ni Princess Lady Anne Sahidula, tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino o KDP. Sa parayam ng hashtag Desisyon 2019, sinabi ni Sahidula, kinakailangan ng dagdag na pondo sa DENR para sa mas maraming pagtatanim ng mga punong kahoy na siyang magiging solusyon sa lumalalang climate change at pollution. Kailangan din anyang bigyan ng pangilang DENR para tuluyan ng matuldukan ang illegal mining sa bansa. Environmental education gaya ng sanitasyon at paggamit ng mga organic at natural materials sa pagsasaka at pangingisda. Giit nito, kung mapapangalagaan ang kalikasan ay tiyak na ito rin ang mangangalaga sa mga tao sa panahon ng kalamidad. Tututukan din ni Sahidula ang security, peace and order para malabanan ang nararanasang social conflict sa bansa dulot ng kahirapan, pagkakaiba ng rehiyon at paniniwala at politika. Paliwanag nito, kahirapan ang siyang ugat ng pagrerebelde. Dahil dito, isusulong umano ni Sahidula ang pagbibigay ng livelihood programs para sa mga mahihirap na Pilipino at overseas Filipino workers. Peace education at interfaith dialogue para maayos ang pagkakabuklod ng iba't ibang rehiyon at sektor ng lipunan. Layon din ni Sahidula na palakasin ang batas na tututok sa isyu ng land grabbing sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap na landowners and tenants. Naniniwala naman si Sahidula na sapat ang kanyang karanasan at puso para sa mga mahihirap para patuloy na maglingkod at tuparin ang kanyang hangarin na maging ina ng bayan. Kasi alam ko, minsan marumi din ang politiko. Pero pag naririnig ko na may tumatawag sa akin, kailangan namin ang tulong mo, ganito, ganyan, para bang nabibigani ang aking kalooban na wala na silang matatakbuhan, na kumbaga nanay na matatakbuhan. Hindi, I cannot refuse. Manatiling nakasubaybay sa hashtag Desisyon 2019 upang ganap niyong makilala ang mga kandidato. Tandaan, sa ating pagboto para sa mayor o governor, congressman o senador, boboto ka para sa Pilipinas. Boboto ka para sa bayan. Pichi Gonzalez, DZRH, kauna-unahan sa Pilipinas.